ang dinukot ng mga militar. Tapos nandoon ang media dito to sa may bataan. Ito to mga kabataan na ito ay merong outreach na ginagawa. Tapos dinukot daw sila ng mga sundalo. Dalawa sila. Nandoon pa daw yung kanilang mga tsinelas. So binibidyoan pa ng tukmol na media. Media ha, ito din yun, TV5. Sila din yun nandoon. Binibidyoan nila yung mga tsinelas yan. Tsinelas nila yan. Marami nagpatotoo. Oo nga, tsinelas nila yan. O, oh, ganun, o. Oh. Kasi feeling ko may mas malalim, eh. May mas malalim akong interpretasyon dito. Tapos, biglang, mga ilang araw ang nakalipas, kasi nga, binabati ko sila nitong grupo na ito. At sinasabi nilang, miyembro nga daw nila itong ano na to, at hindi naman daw ito mga NPA. Oh, tapos pati yung Makabayan Black, eh, nakikialam na rito, alam mo na nga. O, oh, syempre, sabi ko nga sa inyo, aktivista, mga komunista, Makabayan Black at saka media, isang ano lang yan. Isang lahi lang yan. So, after a couple of, or maybe a few, after a week at least, biglang nagsalita ang NTFL CAC na meron daw sa kanilang dalawang batang sumuko. At eto na nga yung mga yun, sumakay daw sila, tapos naglakad. Kumbaga, sukusa daw silang sumuko sa may parting Bulacan sa otoridad. Sila daw ay tila mo ay nagbabalik loob at sinasabi nila na delikado ang kanilang buhay, ayaw na nila sa kanilang grupo. At sinasabi pa na ayaw na namin sa grupo na yun dahil mayroong bagong grupo na gusto kaming patayin. Kaya kami ay dumudulog sa inyo para tulungan nyo kami. So, sumatotal, pinasakay nila yung mga otoridad. At sila ay kinupkop ng mga otoridad and then maraming mga debriefings yan, interviews and all, documented naman yan. Tapos gumawa sila ng kanilang sworn affidavit kung ano ba talaga yung mga nangyari. Nagkapirmahan in presence of with the presence of Pau lawyer. So ayun, ang sinabi nila na yun nga, yung istorya nila na sila daw ay ganito, ayaw na nila doon dahil daw teroristo, mga ganyan. So ang dami nilang mga sumbong tungkol doon sa kanilang organisasyon or grupo or kung kulto, kung ano man yun. Ito na. So ang nakakatawa, for how many days na kinakausap sila nito, bigay sa kanila yung ano, yung mic, biglang boom, nawindang. Nawindang silang pare-parehas dahil biglang nagsalita itong mga batang ito na totoo daw na sila ay dinukot, ganito, pinwersa, napapirmahin, ng ganito, ng ganyan. So nawindang ang lahat. Kumbaga, hindi nila in-expect na biglang magiging gano'n. Ito lang ang masasabi ko. Kung ikaw ay talagang takot ka, tinakot ka. Bakit nung live na biglang nagsalita ka against dun sa mga nananakot sa'yo? Sobrang imposible. So ako nung una pa lang, nung bigla silang bumaliktad, I was also working out then. Ay, alam ko na, sabi ko. Planted ito. Pinasuko nila ito, kunyari. Planted ito at ano na to, kumbaga calculated na itong mga galawan na to. Nagpanggap silang nagsumbong, ito yung istorya, pinirmahan yung mga affidavit, and then gusto talaga nilang pahiyain yung NTFLCAC. Okay, so gusto nilang ano, yung NTFLCAC, gusto nilang pahiyain, tapos ayun na nga. In live PressCon TV, sobrang sampal ito sa mga otoridad natin, lalong-lalo na sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang hindi ko gusto. Okay? Ito ang hindi natin nagugustuhan. Papaanong kayong mga PMA-er, kayong mga nasa gobyerno na milyon-milyon yung inyong intelligence fund, may intelligence fund ang Office of the Vice President na willing niyang i-allocate sa inyo para lang dito sa eksaktong mga ganitong mga pangyayari. Papaanong nalusutan kayo ng mga bata? Ilan taon pa lang itong mga batang ito? Ang tatanda nyo na dyan sa posisyon.
Ang tatanda nyo na, nag-training pa kayo sa mga academy. Mga PI kayo. Gusto nyong kalabanin ang China. Gusto nyo na yung China, girahin natin, awayin natin dahil sa mga pambubuli. Hindi ko sinasabi na tama yung ginagawa ng China, pero ito ang nakakainis. Gusto natin ng EDCA, gusto nating tumulong sa ano laban ng Amerika sa Taiwan. Pero anak ng tinapay, dito sa atin, mga bata lang, pinaikot kayo. Anong klase kayong mga sundalo? Si Boying Remulla may intel, si ano, si Tevez nasa ganito, tinatago ng warlord. Yung OP, Office of the President, meron ding confidential intel fund. Si Inday Sara may confidential intel fund. May NTFL ka, may AFP, lahat na nagsalo-salo na kayo. Hindi ko talaga matanggap na dalawang nene na gunggong kayo. O sige, sabihin na natin na neck-neck nyo, naisahan namin kayo. Kasi nakapag nare-record namin yung panunumpa ninyo, yung pagpipirma ninyo, neck-neck nyo. So, kaya namin pasinungalingan yung mga sinabi nyo dyan. Ito ang punto. Papaanong itong mga batang ito na isakatuparan nila yung madilim nilang plano sa inyo? Punyemas kayo kung itong mga to may dalang mga bomba sa katawan nito. Sumabog na kayo dyan pare-parehas. Kung totoong sila'y makakaliwa, nakapasok sila sa kampo. Pagpasok sa kampo, nakaikot-ikot dun, nakasalamuha sila, napaikot sila. Pagdating nung biglang press conference, biglang boom. Palaban pala nila. So, yun ang nakakain. Ganun tayo kabilis ma-infiltrate. Jay, yung NGCP, ayaw natin, kesyo. Baka daw tayo matiktikan. Sila daw may hawak ng mga satellite, ng mga ano, ng mga tower. Baka daw makapagbato ng intel or makapagbato ng information ng mga hindi naman dapat malaman ng ibang bansa. Putya, iniisip natin yan. Dalawang bata na isahang kayo, kakapal lang hiya naman talaga tong mga otoridad. Sabi ko nga sa inyo humina ang leadership mula taas ha? Mula presidente pababa hanggang police, hanggang armed forces, hanggang sa ewan ko lahat na lang. At sablay ang DOTR, sablay ang DOT, sablay ang DOH, sablay ang Department of Agriculture, sablay ang Bureau of Customs, sablay ang BNP, sablay ang DOJ. Utsa, lahat sablay. Ito talaga yung administrasyon ng sablay.